Selamat bos. Bagus nota isda. Tignan natin. Tignan natin bago natin fish. Oyo. Dito si Daddy ah. Bagong parrot fish. Female daw to. Sabi ng pinagbilang ko. At nakita ko naman na nag-delay siya sa video. So, acclimate natin siya. Sa... So, inayos ko na yung tank na to kanina. Bago siya dumating. So, ganyan setup nila. Andun yung pot para pag nangitlog, dun sila mangingitlog. Tapos, andito yung dalawang tug strain na medyo na stress siguro. Kasi, syempre, sino ba naman di matatakot na may malaking kamay sa ano mo. So, yan, hayaan mo na natin mag-acclimate siya. Tapos, si Daddy. Hello, Daddy. Daddy, may jowa ka na. Daddy. Daddy. Daddy, may jowa na eh. Si Keki wala nang pake sa buhay. So, lipat ko na si Daddy dito doon. So, angat ko lang to. Angat ko lang takip nila sa tank. Ay. By the way, kakabili ko lang ng dalawang Okiko Platinum. Kasi paubos na nga ako ng stock. So, baka naman Okiko Platinum sponsorship. Ayan. Kakabili ko lang galing kay Sir F.H. Liebers. So, maraming salamat, sir. Higa dito. Higa dito. Higa na. Higa na. Hindi ka kakawain yan. Oh. Higa na. Okay. Very good. Bait lang to si Teddy eh. Bilisan natin. Siguro na siya i-acclimate kasi magkaparehong temperature lang naman halos yung dalawang tank na yan. Asa si Daddy? Hello Daddy, meet your new girlfriend. So, antayin ko lang mag 15 minutes tapos papakawalan ko na yung female. So, yan guys, nakalipas na 15 minutes. I-acclimate ko na yung female. I mean, tatanggalin na sa plastic. Off ya. Tanggalin ko lang yung buhol ng tali. Lagi ko tinatabi yung plastic nito. Kasi para imbis na bibili ako ng plastic sa grocery o kaya sa pet shop, mire-reuse ko na lang to lagi. Wait lang ah. Ah, sakit sa kuko. Ano na? Ito na? Pinatlas na tayo. May fingerprint tata ito kaya matanggal. Medyo ko lang corny. Yan, okay na, okay na. So, yan. Hello. Lagay ko na sa siya sa tank. Na siya guys. Maganda to kasi mapula siya. So gusto ko yung ganong jeans sana pag nangitlog siya. So kasi pink si Daddy eh, no color pink siya. Kasi to mapula. Mas pupula pa daw yan after din na ma-stress. So bala ko silang pagsamailan dito. Tapos kasi last time gusto ko kasi habang nagpapalaki ako ng flower horn, may binibenta din ako ibang fish. So, ngayon bala ko naman mag-breed ng parrot fish. Kaya ganyan. So, update ko kayo mamaya after nila mag-settle in ng mga 15 minutes. So, ito guys. Ang time natin today is 12:55 AM. And, ayan. Yung female, medyo patago-tago pa. Pero yung si Daddy, medyo mukhang okay naman na. Kung mapapansin nyo, para nagpapakamot, sorry ah. Sorry, medyo yung ano yung camera. Bago lang, ano eh, sinasanay ko pa sarili ko. So, nakita nyo yung nagkakamot yung flower horn kanina. Hindi yung ikap. Pwede maging sign nyo na ik. Pero minsan yung mga isda ko kasi parang lahat naman sila nagkakamot-kamot lang, ganun. Pero ayan, yan yung female. Tapos ito naman si Daddy. So far, wala pa naman silang ginagawa. And, to be frank, wala naman talaga ako ini-expect na mangyari
agad between them kasi ang sabi nung nanonood ako kay King of DIY kay Joey, at least 1 month bago maging fully acclimated yung isda. That is sa asing fully acclimated na yung sanay na talaga. So yun, after ilang water changes na siguro para masanay na din sa pabago, nagbabago yung tubig ng siguro mga after 1 week. Pero ayan. So ngayon tinatry ko sila pakainin and so far mukhang kumakain agad yung female. Si Debbie hindi pa. Ayan, lumalapit na si Debbie. Yung female kumakain na eh, oh. Aggressive kumain yung female. Si Daddy kumakain pero dun lang sa baba. Ang female makakaubos na majority ng food nila. Pakainin natin itong tug string. Daddy, di masyado ganun kalakas kumain. Siguro naiya. Ayun na, ayun na. Go, Daddy! So, medyo naiya pa siguro. Kain natin female. Ang hope ko talaga dito is mag-pair ito tapos mag-pair ito eh. So, sana mangyari yun mga after 1 month siguro. So, yun. Update ko kayo na lang. Maraming salamat sa panonood. TNCS Fishkeeping out.